Welcome back sa ating channel mga Lods, maraming salamat sa inyong suporta. Isang nakakalungkot na parte ng kasaysayan ng Pinoy Boxing ang ating alalahanin mga Lods. Kung matatandaan nyo, si Chachay Sasakol, ang Thai boxer na halos 2 dekada ng pinagsisihan ang hindi pagseryoso sa laban sa ating pambansang kamao. Napakarami palang mga Pinoy nito ang kanyang nabiktima. Sa 68 pangkalahatang laban nito, 46 ay mga Pinoy ang kanyang mga nakaharap. At ang pinakamalupit pa mga Lods, ang isang Pinoy na ito ay hindi labasta-bastang nabiktima, kundi nabawian pa ito ng buhay pagkatapos siyang makaharap. Pero bago ko ituloy ang video na to, kung ngayon ka palang napadpad sa channel na to, mas maganda kung nakasubscribe ka na sa ating channel at pindutin mo na rin ang notification bell button para lagi ka manotify sa ating mga bagong uploads. At ang pinaka-importante sa lahat ay lagi kang updated sa mga bagong pangyayari sa boxing. Noong October 10, 1982, sa mapayapang lugar ng South Cotabato, isinilang ang batang mandirigma na si Lito Cisnorio Jr. Sa murang edad na 17 taong gulang, naging professional boxer na ito na may magandang pagsisimula sa pamamagitan ng pagkatalo kay Bert Gawat, at nagawa lamang ito sa loob ng 4 rounds. Noong May 26, 2006, nabot niya ang kanyang unang tagumpay nang ihinto niya ang dating WBC Number 5 top contender Thai pro boxer na si Fapech Noisor Chitpatana ng 3 knockdowns upang makuha ang WBC youth flyweight, at pagkatapos nito ay niraranggo siya bilang number 23 top contender ng WBC. Nakalaunan ay nawala ang kanyang corona at nabigo itong depensahan sa unang pagkakataon. Ang kanyang WBC belt ay naagaw ng dating number 1 fly Thai professional boxer and Muay Thai kickboxer na si Panom Ronglek Rateng Daejin sa pamamagitan ng 12 round unanimous decision. Noong January 2007, si Cisnorio ay nagtungo sa Thailand ng 2 beses pa at natalo sa WBC flyweight na si Pong Saklek Kong Hong Jam via 4th round technical knockout. Pagkalipas ng 2 buwan, March 2007, hinarap niya ang dating WBC flyweight king na si Chachay Sasakol. Tuwang-tuwa na nagpalitan ng suntok ang Pinoy na si Lito Cisnorio laban sa dating WBC flyweight king, at noo'y kasalukuyang WBC number 12 superfly sa unang 2 rounds. Gayunpaman, sa ika-4 na rounds, siya ay napuruhan ng 4 na magkakasunod na right hook sa ulo dahilan upang bilangan siya ng referee, at sa wakas ay nagpa siya ng referee ay pagpatuloy na ang bilang sa 10. Si Cisnorio ay nakatiis muna sa sakit ng nararamdaman, ngunit makalipas ang ilang sandali, medyo hindi na balansi ang kanyang pagtayo habang inalalayan ang Pinoy. Sabay naman ito ay ang kanyang matinding pagsusuka na agad naman nilang dinala sa ospital. At doon nga nagpasya na ang mga doktor na magsagawa ng operasyon sa utak. Ang kalagayan ni Cisnorio ay lumala at siya ay malagim na pumanaw dagong alas 2 na madaling araw noong April 1, 2007. Sa kanyang huling laban, ang kanyang record ay nagtapos sa 11 panalo, 5 talo at 1 tabla. Pumanaw si Lito Cisnorio, 24 na taong gulang, ang dating Filipino WBC Youth Flyweight Champion. Siya ay pumanaw sa Pianim Hospital sa Bangpli District sa Mutprakarn, Thailand. Sinabi ng tagapagtaguyod na si Virat Vatchirat Ratanawongsi na labis niyang pinagsisihan ang kakilakilabot na sitwasyong iyon, at ibinigay ang buong suporta sa pamilya ni Cisnorio. Halos 4 buwan matapos ang kanyang malungkot na pagkamatay, ang mga magulang ng yumaong si Lito Cisnorio ay hindi pa nakatanggap ng kanyang pera para sa laban. Pati na rin ang mga ipinapangakong mga kita na siguro ay mula sa isang firm ng Thai Insurance. Ayon kay Angelito Cisnorio Sr. at asawang si Consuela, 62 taong gulang, sa isang panayam sa Marble, South Cotabato, bagamat may mga natatanggap man silang tulong at isa pang halaga mula sa Sports Commission, habang ang pera ay naipaabot na sa kanila mula sa pagkolekta ng pondo ng Parkland, PhilBoxing.com, na nagkakahalaga ng 99,825.51, at ang 50,000 naman ay mula sa superstar na si Manny Pacquiao. Ngunit ganun pa man, lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga taong tumulong sa amin sa pamamagitan ng kanilang tulong sa pera, sabi ni Angelito Sr. nang ipakita ang mga pangalan ng mga miyembro ng forum.
pati na rin ang mga personalidad ng boxing na lahat ay nagtipon para sa pangangalap ng pondo. Si Salvin Lagumbay ng PhilBoxing.com ay iniabot ang pondong nakolekta mula sa mga miyembro ng forum ng Parkland sa mga magulang ni Lito Cisnorio. Naniniwala ang mag-asawa na ang pera ng kanilang anak para sa kanyang malungkot na laban ay kasama pa rin ng matchmaker na nag-aayos sa laban habang sabay silang humihingi ng tulong sa pag-follow up na ipinapangakong perang insurance mula sa promoter. Nang maglaon ay nagsiwalat na, nagpunta siya sa labas ng Pilipinas nang wala ngang mga kinakailangang papel at hindi rin siya nabigyan ng lisensya bilang professional boxer ng Games and Amusement Board or GAB, ang otoridad na lupon ng boxing ng Pilipinas. Ang mga bagay na yun ay hindi dapat nangyari, ngunit ang malungkot na katotohanan ay nangyari na. Naway maging aral na lang ito sa mga nagbabalak na maging professional fighter. Iligtas nawa ng Diyos ang kaluluwa ng ating kababayan na si Angelito Lito Cisnorio Jr. Naway makapagpahinga na siya sa kapayapaan. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon mga lods. Maraming salamat sa inyong suporta. Ingat po and God bless.